So yung lugar kung saan tayo pupwesto, yun o, kung saan may nag-fishing na isa doon. Uwi na tayo! Medyo dahan-dahan lang tayo kasi yan ang daanan dito. Oh, yun oh, sa baba. Kabilaan po yan na ganyan. Tapos dito oh, yung daanan ganyan lang. Tapos dun sa kabila. Yan din oh. Yeah. Enjoy lang. Enjoy lang sa paglalakad. Ano ba? May sagabal dun. So yan po yung taas ng walking track. Tapos pupunta doon sa likod. Uwi na kami. May 10 ba na maliliit na isa o marami pa? So uwi na kami. Kasi na malamig na. May signal na rito, no? Yun, no? May signal na rito. Parang sa Pilipinas din walang signal doon sa fishing spot. Mahina. So, pupunta na po kami sa parking space. Uwi na po tayo. Kasi mag-aalas 3 na rito ng hapon. Medyo gloomy. Yun yung parking lot doon. Mga ilang kilometro yun. Wala siguro ano. Mga less than na kilometer pa. So tignan ninyo yung upuan na yun. Dito sa daanan. So may pahingaan doon. Pwede kang maupo doon para mag-viewing. Itong lugar na to ay surfing area. So yung nakikita ninyo dyan, may mga nagsa-surfing dyan. Hanggang dun sa kabila ng bundok na yun, surfing area yan. Kaya may mga tao dyan sa baba. Hindi lang malakas ang alon ngayon. Katamtaman lang. Tapos dun sa taas, biking track at saka walking track. Ayan o. Mga MTBs, mountain bikes. Tapos dito, yung nilalakaran namin, ito yung jogging path. Tayo hanapin natin yung sea lion dyan. Tingnan natin kung andyan. Dumating yung sea lion. Tignan nga natin habang nagpipishing tayo. Yeah. Wow.
lakas ng alon dito sa fishing spot. Lumakas ang alon. Mag high tide na rin. Hanapin natin yung sea lion kanina. Saan siya? Baka dito. Nagtago. Tago siguro yun. Hanapin namin yung sea lion. Wala. Baka dun sa ilalim ng bato. Sea lion? Oh, sea lion. Nagtago eh. Ayaw kong bumaba kasi medyo malakas-lakas ang hangin at sa maalot. May fishing rod doon na gumagalaw-galaw. Fishing po tayo ngayon. Malilit lang may isda. May yung si Kuya o nagpi-fishing doon. Tapos ang lakas ng alon dito. Ay, maliliit lang po na isda ang kinukuha namin ngayon. Holiday po ngayon dito sa New Zealand kasi. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron dito sa kabila ng fishing spot na to. Okay. So dito sa tinutungtungan namin, correct. Taas, ang lakas ng alon ng dagat. Okay, so yan po yung pinagpifishingan po namin. Yun po yung kasama ko dun sa baba. Tapos yung sinasabi ko na puro mga daanan. Ayan o. Oh. Mga walking tracks po yan papunta dun sa dulo ng bundok na yan. Okay, puntahan natin yung sa kabila ng fishing spot kung saan kami pumuesto. Malapit lang naman yung kabahayan dito. Okay. May cove dyan. So dito may pumuesto kanina rito na nagpi-fishing. Mukhang wala na sila. Na nilamig, malamig na kasi. So dito puro fishing spots po ang mga yan. So pwede kang pumunta ron sa baba. Ayan. Kaso nga lang maghanap pa ng dadaanan. Although may daanan. Ah, meron yung nagpi-fishing dun sa baba. Andun siya. Okay. So andun yung kasama namin. Tignan natin. So magmula rito sa spot na to. Ito yung daanan palabas dito sa fishing spot. Maingay yung mga ibon sa taas. Mga seagulls. So si Haring Araw medyo nagtago. Okay, so kung tignan mo ito, ayan, doon kami galing kanina. So yung parking space andun lang sa valley ng bundok na yan. So yan mga kabahayan dito sa Taylor's Mistake ang mga yan. Yung mga bahay na nakikita nyo doon sa beach mismo, mga bakasyonan ang mga yan, o tinatawag na batches o batch. So yung city sa likod ng bundok na yan, doon pupunta o yung pag-uwi kami. So yun, fishing spot din yung corner na yan. So lahat ng kanto rito pwedeng pag-fishingan. Kaso nga lang kailangan mo ng bangka o kailangan maglakad ng mas malayo. So sa amin ito yung nilakad namin papunta rito. Okay, so yan po yung daanan pataas dun sa kahoy na yun. Tapos palabas papunta roon sa may kahoy na yun hanggang sa valley ng bundok na dalawa na yan. Doon yung parking space. Tapos akyat yung sasakyan halos sa linya ng maraming puno na yan na parang zigzag road palabas dito papunta doon sa kabila. So wala pong ibang daanan
ng sasakyan. Yan lang po. Okay? So hanggang dun sa kabila. So yan po yung fishing spot na pinuntahan namin. Okay, so yun po yung daanan. Aray ko. So tingnan niyo yung mga daanan dito. Bato-bato po yan na kakaiba. Balik tayo sa pwesto. Galit na isla, no? Ha? Baka malit na isla? Tingnan natin kung anong isla yan kasi medyo mabigat. Tingnan natin. Ano? Anong isla to? Aba! Parang stargazer o ewan ko. Stargazer na orange o ayun o. Anong isda yan? Dito kakaibang isda. Kaya itong kakaibang isda o. O. Kakaibang isda. Parang kika. Tumutunok siya. Lumipad yan. Hindi. Tingnan natin. Ito, anong isla kaya yan? O, tingnan nyo yung kulay. Tapos orange. Tapos anong kulay yan? Mga brown. Ang ganda. Ang ganda, ito yung huli ngayon sa araw na to. Itaas, itaas si ganyan, palikot. Nakalalikot pa. Ano ba yung isda yan? Yan lang, yan. Pero anong isda yan? No? Tapos tunutunog yan, sabi niya, Oh, tumutunog itong parte na to. Ito. Ito. Oh. Oh. Ang ganda. Ha? Wala sarili. Ewan ko lang. Ano kaya ang isda to? I-check natin mamaya. Meron yan doon sa pictures ng isda. Sa ito. Ano? Oh. Ayos. Oh. So ngayon ang huling ayan. So, yun oh, gandang klaseng isda. Ano kaya ang isda to? Okay. Thank you for watching. See you again next time.